What's up guys? So welcome back to my channel again. This is Paring Mac. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, isa po akong EPS worker dito sa South Korea. At sa video na to, papakita ko sa inyo yung kumpanya na napasukan ko. So tinignan ko yung mga in-upload kong video. Dami ko na palang video. Pero wala pa akong company tour. So company tour tayo ngayon. Tapos ipapakita ko sa inyo yung mga product na ginagawa namin. So by the way, ako nga pala is KLT14. So October 2017 kami dumating dito sa Korea. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, no? Yun nga. So by next month, matatapos na yung 3 years namin. So nag-extend pa ako ng 1 year and 10 months. Yun. So yung isang kasama ko si Randy, pauwi na siya. So hanggang ngayon na lang siya katapusan. Hindi na siya nag-extend. So sa Pinas na muna siya. So yun, tara na guys. So kung bago ka lang dito sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga bagay-bagay dito sa Korea. So kung gusto mong magtrabaho, kung gusto mong mapunta dito sa Korea para magtrabaho, yun nga. Okay. So subscribe na dyan, tapos yung notification bell. So nang bahala dyan. So tara, tour ko na kayo sa company ko na napasukan. Let's go! Okay guys, so lumabas na ako ng opisina. Okay, so magsisimula tayo dito sa gate. Ayan. Dito sa gate ng company namin. So maliit lang tong company namin. So yung kumpanya nga pala namin is gawaan siya ng panel, pinto, pintana, tapos yung mga alulot. So kompleto. So dito, ayan, dito sila nagta-time in. Time in, time out. So wala akong, hindi ako nagta-time out yan kasi doon ako sa kabila, sa may bahay namin. So ayan, so pagpasok nyo dito, makikita nyo itong mga pinto. Ayan. So yung pinto na yan is ginagawa doon sa kabilang branch, sa Ansong. Ayan. Mga pinto na yan. So bakal siya. Ayan. Ginagawa doon sa kabilang branch. So kompleto kasi yung company namin, no. May pinto nga siya, bitana, panel yon. So yan. Eh yung mga binababa namin tuwing umaga. So araw-araw yan. Pagpasok namin bago kami magsimula, wa-warm up muna kami. Yan, tingnan niyo. Yan, so isang truck yan, minsan dalawang truck binababa namin yan. Yan, tapos dito, yan. Yung opisino ng Chulgun sa loading. Yan. Tapos itong mga coil na to, galing to sa panel yung mga natira. So dinadala dito yan sa amin, tapos sinatabas namin. Yan, so mga kukunti na lang naman yan. Mga tira-tira ng panel. So hindi na kasi makakabuo ng panel to kasi maiksi na. Yan, tapos dito, yan, dyan kami nagtatapo ng mga pinagtabasan. Okay, tapos ito, yung istaka ng mga tornilyo. Yan. So yung mga screw na to is binibili lang din nila tapos binibenta. Yan, mga tornilyo. Yan, tapos doorknob. Yan, doorknob. Okay. So package deal talaga tong company na napasukan ko. Yan, tapos meron tayo dito mga angle. Yan, mga supporter. Yan, tapos dito stakan pa rin yan ng mga gamit. Yan, tapos ito, dito kami nagsusunog ng mga basura. Okay, tapos punta tayo dito. Yan, so ito pa yung isang ginagamit sa mga paggawa ng bahay or ng factory. Yan. So ito yung yuba. Ito yung ginawa ko ngayon. Yan, yung ginawa ko ngayong araw, kaninong umaga. So 360 yung nagawa ko nyan. So ano to, bakal din to. Ang kapal niya is 0.9 mm. So yan, meron tayong Becti 100, swat niya is 100. Ito naman 50 o 50. Tapos meron din kami 75. Yan,
So ayan, pag pasok nyo pa dito, ayan yung mga ginagawa namin. So may angle bar tayo, tapos U-bar, pakong. Ito yung pakong na tinatawag. So ginagamit ito sa gilid ng bubong. Ayan, so katulad nun. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, yung mga nilalagay niya sa gilid. So yun ay pinakalulod niya. So yung nakalagay na to is mule body. Ayan. Okay. Tapos dito, may angle bar tayo. Iba-ibang sukat ng angle bar. So ito naman, manilipis lang to. 0.35 lang yung sukat niya. So ayan, may 150 by 150. Tapos 75, 75, 100 by 100, 125 by 125. Okay. Tapos dito naman, yung ano bang tawag nito sa Tagalog? Yung nilalagay sa gitna ng bubong, diba may bubong pa ganyan. Tapos yung sa gitna siya. Palupo ba 'yun? Palupo. Bongo. Basta yung nilalagay sa gitna. So yung maro ang tawag namin diyan. Yan, tapos yan. Suot niya inis. 180 by 180. Yan, tapos ito ginagamit sa loob. Yan, single yung maro, tapos yuba. Yan, so dito staka ng mga piyesa. Yan, so yun yung mga tabas na piyesa. Okay, tapos U-bar, angle bar. Yan, so dito sa amin. Yan. Tapos yung yuba, yung kanina yung nandun, steel siya. So bakal siya. 0.9 yung kapal, nandito 0.35. So O50, Bekti, Chelsea Botti. Okay, tapos pagpasok mo dito, ayan, so dito ako nagtatrabaho. Okay, ayan, yung forklift natin. Ayan, tapos yun, yung cutting. Cutting. Ayan. Cutting. Tapos chabanggi. Ayan, dyan kami nagchachamper. Kung nakita nyo na yan, sa may isa kong in-upload na video. Tapos ito yung bending namin. Yan. Tapos doon may gawa ng elba, angle bar, tapos yuba. So tatlong makina yan, sa dalawa tatlo, pang O50, Chelsea Botti at Bekti. Okay. So ngayon kasi guys is Sabado. So Sabado ngayon, tatlo lang kami pumasok. So ang ginagawa ko ngayon is kasama ko yung isa, yung Thailander. Nagka-cutting kami dalawa. Pagkatapos namin mag-cutting, dadali namin dito sa bending. Ayan, makikita nyo. Ito yung kinating namin kanina. Ayan. So, ibe-bend namin yan. Gagawin namin U-bar. So, pagka-bend namin, magpo-forklift naman ako para makutin yung salbas. Okay. So, busy kami ngayon. Dahil yung isang kasama ko na Uzbek, nakita nyo nung nakaraan, patapos na rin siya. So, hanggang ngayon month na lang siya. So, ang ginagawa sa kanya is, hindi na siya pinapapasok dito sa amin kasi lalaki daw yung back pay. Yung tejikum na tinatawag. So, pag marami kasi yung overtime sa last 3 months mo sa company, malaki yung babayaran nila. So, matalino yung kumpanya namin. Kaya, hindi na siya pinapapasok. Okay. So, punta tayo dito. Yan. So, ito. Dito namin ini-stack yung mga pakong na ginagawa namin. So, pakong yung tawag namin dyan. So, yan yung nilalagay din sa gilid ng sa mga ganyan. Yan. Nakikita yung mga ulay green na yan. Yan. So, yun yung sa harap. Yung pakong na to, doon siya sa may gilid na side. Pag ganun. So yung mga yan, ito yan. Ayan siya. So balik tatlong sukat lang naman yun. 50, 75,
tsaka 100. Okay. Okay, tapos yan, istakan, istakan. Mga tatabasin na pyesa. Tapos yan. Okay, tapos ito yung opisina. Yung opisina namin. Pakita ko sa inyo. Yan. So, dito. Dito kami kumakain pagkatangali. So, yan. Yung mga computer. Yan. So, walang tao ngayon dito. Yan. Tapos, may rep kami dito. May rep kami. Yan. Walang laman. Sayang lang yung kuryente. Yan lang yan. Chopstick. Saka gochujang. Walang laman, oh. Sayang yung kuryente. Okay guys, so lalabas tayo ng opisina. Punta naman tayo dito sa kabila. Ayan. So dito nagtatrabaho naman si Paul. Ayan. So papasok tayo. Okay. So natin yung kumpanya ni Paul. Okay. So nandito na tayo sa kumpanya ni Paul. Yan, so yun yung ginagawa nila Paul. Yan, mga bintana. Yan. So dito sa taas, dito sila nag-assemble. Yan, tapos ito, yung mga frame, dun sa baba nila ginagawa. So dito, tinatabas nila yung mga salamin. Yan. Ayun yung mga salamin na malalaki. Tinatabas nila Paul. Yan. Tapos kukuha sila ng frame dun sa baba. Yan, ito yung frame. Tapos sisilant nila. So nilalagyan nila yan ng sealant. Yung mga gilid. Pakita ko sa inyo. Yan yung mga gilid na yan. Yan. So yan ang armas ni Paul. Yan. Mga armas ni Paul. Yan. So, pagka-assemble nila dyan, ready for deliver na yan. So, itong makina na to, ito yung panlinis nila ng salamin. So, parang may tubig siya sa loob. Pag lumabas dyan, kakabit na nila. Okay. Okay. So, napasok na natin yung trabaho ni Pare Paul. Yan. So, bababa tayo. Pakita ko naman sa inyo sa baba. Okay. Yan. So ito, ito yung ginagawa doon sa may bahay, sa may baba ng kwarto ko. Ito. Ito naman ang gamit naman ito, yung daanan siya ng tubig ng pababa. Okay. Tapos dito, dito yung CR namin. Yan. So, kami yung cleaners ngayong September. So pag umaga, nililinis namin yan. So, salita kami nung dalawang, yung Thailander, dalawa kami. Yan. So, yun yung mga pyesa na tinatabas nila. Woo! Okay. So, nung araan, nung ulan, last month ko Sabado, bumaha dito. So, hanggang dyan yung tubig, pinasok yung company nila, Paul. Ayan, tingnan nyo. Pare, Paul! Kumpanya mo, Pare Paul, gumawa na yung ano mo. Kumpanya mo, wala na. Wala na, Pare Paul, wala ka na kumpanya. Lumubog na. So, ayun, pinasok yung kumpanya nila. Tapos, pumasok sila ng Linggo, nilinis nila lahat. Yung compressor nila dati, dalawa yan nandyan. Sira na siguro kasi lumubog sa tubig yun. Okay, so ito yung mga frame na ginagawa nila. Yan, kung mahabang pyesa siya. Tapos tatabasin nila. Meron silang pang welding ng plastic dito sa loob. Mapasukin natin. Ito. Pasukin natin. Yan. Yan. So dito nila ginagawa. Yan, tinatabas nila. Tinatabas nila dito. Yan. So, tatabasin nila dyan. Yan yung patabas nila. So,
So may talim yan doon sa loob. Okay, pag tinapakan yan, lalabas yung talim, mapuputol siya. Yan. Tapos ito yung ginagamit nilang makina na pang welding. So yun guys, so may pang welding ng plastic. Yan. Yan yung pang welding ng plastic. So ilalagay niya yung pyesa dyan. Lalagay niya dyan, tapos isa pa ganun. Tapos itong ano na to, umiinit siya. Yan. May umiinit yan. Papakita ko sa inyo. Ito. Yan, umiinit yan. So pag pumasok yan doon, iinit to. Tapos pag tinulak siya ng makina, magdidikit na sila. So naniniwala na ako may nagwe-welding ng plastic. Okay. So ito, makina na to. Pantabas din nila. Tapos ito, puti natin to. Ang tao dito eh. Yan. O, tabasan din to. Yan. Yan. So, malaki-laki itong cable. Pero, isang ano lang siya, parang sister company nila. So, yan yung mga wala pang salamin. Assemble pa lang. So, ito pa yung isang makina. Yan. So, ito yung ginagamit nila sa maliliit. So, yan. Mas. Diba? Yan, tapos. Dito. Ilalagyan nila ng, ano, yung mga brush. So, yung brush na yung nasa may bintana, yun, nilalagay nila sa frame. Yan, yung mga na-assemble na. So, pag nag-tikit na doon sa makina, yun yun yung nangyayari sa kanya. Yan, so, nakadikit talaga siya. Yan, tapos nilalagay nila nito. Yan. Okay, tapos itong pambutas na to. Yan. Gagawin niya yan. So, ang ginagawa naman niyan is saan ba yun? Binubutasan yan ito. Yan. So, yung daanan na ng dumi, galilinisin. Okay. Yun. Tapos ito. Guys, so, pag labas nyo rito, yan, may daan din dyan. Lalim na pala nito. Ito, malalim na yung ano, lupa. Ayan. Nakadaan ng mga truck. Ayan. Ayan yung mga sumisira ng kalsada. Ayan. Ayan po yung mga sumisira ng kalsada dito, Mayor. Nakita nyo na po. Aktong-akto. Ayan o. Nukay na nila yan. Ay, lumulubog na yung lupa. Ayan, tapos may mga nababalahong maliliit na sasakyan dyan. Yun, malaki na pala ng compressor nila, boy. So, yun na guys. So, naiikot muna kayo sa pinapasukan ko, tsaka nung kay Paul. So, yung ibang branch, nandun sa kabila. Sila pumapasok, sila JR, sila Fernando. Yan, nagawaan naman sila ng panel. So, yun dito, pressing tapos Chango, yung pressing sa amin. Nagbe-bending tapos dito kay Lapon sa Bitana. So yun guys, so tapos na tayo sa ang company tour natin. So gusto niyo makita yung mga actual na ginagawa ko, so panoorin niyo na lang sa mga video ko diyan. So sa playlist, mayroon akong playlist diyan ng about dito sa trabaho ko. So yun, so nakita niyo na yung pinapasukan ko tsaka ni Paul. So doon sa kabilang company, so hindi naman tayo makakapunta ron dahil medyo maambon-ambon. So, meron pa doon sa kabila, gawaan ng panel. Tapos doon sa bahay namin, yung gawaan ng pito na mga kahoy. So, yun guys. So, salamat sa panonood. See you on next vlog. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell para updated ka. Yun, paalam na rin ako. So, malapit na papasok na kami ng alauna. So, okay guys. So, salamat sa panonood. Ingat kayo lahat yan. So, good luck sa lahat na mag-i-exam.
Tsaka yung magpa-final na. May magpa-final na ng October yata. So mag-ano na sila, mag-skill test. So good luck sa lahat, guys. Ingat kayo. Salamat. Bye-bye. Thank you.